Normal po ngayon kasi yung dati po nung nasa tent kami, napakahirap dun sa eh. Kasi may mga anak pa akong maliliit. Tapos dito, okay. Yung sa side ko lang po sir, okay na okay po. Yun yung masasabi ko kasi kompleto na po yung ano namin dito, may patubig, yun. Okay, normal na normal ang pamuhay namin dito. Talo pong normal? Magandang nabuhay, kamuhay namin dito. Ayong sinabi ko, yung pamibigay ng iba't ibang agency sa amin, kagaya yung mga rice, lahat-lahat yung mga pamibigay nila. Kung minsan sa akin, hindi ko maubusong ibigay nila. Hanggang ngayon, mayroon pa. Mula nang nandito kami sa shelter, hindi na ako nakabili ng rice. Kasi mayroon naman kaming rice. O kaya yung binigay sa amin. Ganun po. Masaya ko kasi na-feel ko na makabalik kami. Sa tulong ng gobyerno, tulungan kami para makauwi kami. Yung rinequire nila ng mga papeli sa amin, kagaya ng building permit, na-ano namin. Nagawa namin. Ay, masaya kami. Sabi natin, normal ang pamumuhay namin dito dahil sa tulong ng gobyerno, LGU, Marawi at sa mga sangay ng ating gobyerno. Katulad ng NHA, malaking tulong ang nagagawa nila para sa amin dito sa shelter. Kung walang mga tulong ng ating gobyerno, malamang mahirap ang kami. Sawa naman po ni Allah, kahit papano, nakakaraos na din po kami. Tsaka tuloy-tuloy pa rin po yung paghahanap buhay namin. Mayroon din naman po kami electricity dito, pati na rin po yung tubig. Siyempre naman, masaya po. Bakit? Kasi po, nakakatulog ka na ng mahimbing, nakakahiga ng mayos. Dito lang nung nasa tent kami, konting ano lang, natatakot kami kaagad. Kasi kahit bleed lang, pwedeng mapunit yung shelter namin. Mm-hmm. Ngayon, parang safe na po yung family namin. Ang bahay namin dito ay hindi napasokan ng malakas na hangin. Alhamdulillah, nagkaroon kami ng ganitong shelter. Nararamdaman kong safe kami dito sa shelter. Very thankful to NHA. Nagpapasalamat po ako dahil sa binigyan kami ng pabahay dito sa kahit temporary. At least nakabangon din kami, nakabangon na kami sa pamumuhay namin unlike before na sobrang hirap kasi nasa tent city nga. Tapos yun, lahat ng pangailangan namin dito na ano namin, mga kailangan namin dito, nire-raise namin kina Sir Mads at sila Sir Mads at si Ma'am Honey, yung mga engineer, alhamdulillah, yung patubig namin,
binigyan din kami ng yung sa truck. O, hindi nila araw-araw yun, sir. Yun yung pinakamalaking ano namin. Tsaka yung nilalagay ng basura, binigyan din ng NHK. Salamat sa lahat ng suporta. At sa lahat ng sana may maitulog pa sila hanggang sa hindi nila bibitawan yung mga tao dito hanggang hindi makabalik sa ano sa mga ground zero na mga bahay or sa permanent shelter po. Sa laro, thankful kami, lalo na sa NHA. Kasi nagkaroon kami ng bahay, hindi kami nahirap pa sa kanila. Maraming mong maraming salamat sa NHA. Tapos po kami magpapasalamat sa gobyerno natin, sa ating mahal na alkalde, Atty. Mahol, sa pamunuan ng National Housing Authority. Nagpapasalamat kami ng marami dahil nabigyan kami ng ganitong shelter na nakakapamuhay kami ng tayo. Kami din po ay nagpapasalamat lagi sa NHA po. Kasi po, pinagpapatuloy din niya ang serbisyo sa mga IDPs po. Sa NHA, nagpapasalamat kami kasi kinukup niya kami at nagkaroon kami ng mabuting pamumuhay sa mga shelter night na ito. Kaya maraming salamat po sa NHA at nabigyan kami ng ganitong shelter.